Magandang araw po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa alahas na walang hallmark. So marami po kasing nagko-comment, nagtatanong sa akin kung maganda nga bang bumili ng alahas na ganon. So para sa akin po, hindi po maganda. Itong mga singsing ko guys, ito po yung mga binibili ko. Lahat po ito mayroong hallmark. So ang hallmark po nito ay nasa ilalim. So, pag bumili po kasi ako ng alahas, ay chine-check ko lagi yung hallmark niya. Kasi ang binabayaran po natin ay per gram bawat karat. Baka so, yan guys, lahat po ito mayroong hallmark. So ganun po ako pag bumili. Chine-check ko muna kung mayroon bang hallmark na kalagay. Pag wala po, kahit sabihin po ng tindera or tindero na ito ay 18K, 21K, 22K, o hindi po ako naniniwala hanggat hindi ko po nakita yung hallmark. So yun po ang dahilan kung bakit para sa akin hindi maganda ang alahas na walang hallmark, kasi pwede po tayong dayain. So ano nga bang dahilan nila bakit walang hallmark yung binibenta nilang alahas, di ba? So pwede po tayong dayain pagka ganon. So, halimbawa po, bibili tayo ng 22K, sinabi po ng tindero at tindera, yan ay 22K, may resibo naman. So ang nakalagay din po sa resibo ay 22K, pero walang hallmark. So pwede po tayong dayain yan, baka ang binigay po sa atin ay 21K lang. So, or di kaya 21K yung binili natin, dahil wala pong hallmark. So, baka 18K lang po yung binigay sa atin. So, lugi-lugi po tayo pagka ganun. So, pangalawang dahilan guys, ay pagdating po sa pawn shop. Halimbawa po, pag nagsangla tayo, ang alahas po natin ay walang hallmark. Ang bili po natin ay 22K. Ang resibo din ay nakalagay 22K. So, pagdating sa pawn shop pala ay 21K lang yung tanggap nila. 21 karat lang. So, iniisip po natin agad na dinadaya po tayo ng pawn shop. So, ang hindi natin alam na pagkabili pa lang natin ay nadaya na pala tayo. So, ganun guys, mahirap pong manghusga kung sino yung mandaya. Mas maganda po talaga na mayroon pong hallmark yung binibili nating alahas. At isa pa guys, minsan po may mga pawn shop din na ayaw tumanggap pag walang hallmark or stamp yung alahas, lalong-lalo na po kung lumang-luma na yung alahas, maraming gasgas, maraming yupi, hindi na makinis, hindi na makinang. So may mga pawn shop po na ayaw nang tanggapin, ang sabihin lang po nila ay hindi po pasok sa standard, or sabihin lang nila ay peke para po umalis kayo at pupunta po kayo sa ibang pawn shop at doon nyo isangla. Kasi para sa kanila po ay hindi po pasado sa kanilang sinasabing standard. So akala natin fake nga talaga yung alahas natin kasi hindi tinanggap. So yun po yung mga dahilan minsan alahas natin ay walang hallmark. So mas maganda po pag bumili tayo ay tingnan natin yung hallmark kung may nakalagay ba. So para po hindi po tayo malulugi, para po malaman natin kung tama ba yung binayaran natin, kasi ang karat po mas mataas, mas mahal. Baka mamaya ang binayaran natin ay mataas na karat pero ang alahas po na binigay sa atin ay mababa lang. So ganun guys, yun po ang sagot ko sa mga tanong. Hindi po magandang bumili ng alahas na walang hallmark. So yun lang po, sana po nagustuhan nyo po yung video ko. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you.